Ang video ay kinunan malapit sa Winchester, Virginia, isang lungsod na naging lugar ng ilan sa mga pinakamadugong labanan ng digmaang sibil ng Estados Unidos. Kinukunan ni Michael ng video ang kanyang kaibigang si Jake nang mahuli nila ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Let me get you quick. Okay. All right, ready? Mm-hmm. You recording? Yep. Oh, now my socks are like wet because of the ground. You. Look at that. Yeah. Yeah. Oh. Nakita mo ba ito? Nang binalikan nila ang video, nagulat sina Michael at Jake nang makita nila ang isang misteryosong pigura na nakabihis na parang sundalo ng digmaang sibil at may daladalang mahabang lumang musket. Ang nakakatakot na aparisyon ay tahimik na naglakad sa kabukiran sa likod nila. Pero sinabi nina Michael at Jake na wala silang nakitang kahit sino noong oras na iyon. Maaari kayang ito ang espiritu ng isang namatay na sundalo ng digmaang sibil? Ipaalam mo sa akin ang iyong palagay. Isang normal na Biyernes ng hapon sa Apalus, Louisiana, at huminto si Dante sa isang gasolinahan upang magpakarga ng gasolina. Bigla niyang napansin ang isang kakaibang bagay sa loob ng isang nakaparadang at walang laman na school bus sa kabila ng kalsada. No, but I'm about to go walk up to the bus. Look at that. Look at them chairs are playing. Look at that. We'll see. We'll investigate. An empty bus. Mga kakaibang anino ng mga bata ang makikitang naglalakad sa loob ng school bus kahit na nakaparada ito at ganap na walang laman. Sinabi ni Dante na lumapit siya sa bus at pinalibutan pa ito ng kanyang truck pero wala siyang nakita na makakapagpaliwanag sa kakaibang mga aparisyon. Naligalig si Dante sa buong karanasan at ipinost niya ang kanyang video sa Facebook kung saan mabilis itong nakakuha ng mahigit 2 milyong views. Hanggang ngayon, nananatiling hindi maipaliwanag ang misteryo ng mga anino sa school bus. Si Red Ear Mike ay gising ng hating gabi matapos matulog ang kanyang pamilya. Bigla niyang naamoy ang isang kakaibang amoy mula sa sala at inisip na isa sa kanilang mga alagang hayop ang maaaring umihi sa sahig. Pero habang hinahanap ni Mike ang palatandaan ng ihi, may isang bagay na labis na nagpagulat sa kanya. Isang maliit na boses na parang bata ang tila bumubulong ng mic mula sa kung saan na malapit. Si Mike ay dali-daling umakyat sa hagdan, iniwan ang kanyang aso at ang nag-aalalang kuting sa likuran, nagtataka kung ano ang nangyari. Sinabi ni Mike na siya ay nakatira sa isang lumang bahay mula pa noong 1850s malapit sa baybayin ng Herring Cove, Canada. May kaunting madilim na kasaysayan ito, ngunit sinabi niya na hindi pa siya nakaranas ng kahit ano na may kaugnayan sa paranormal bago ang gabing iyon. Sa katunayan, hindi pa nga siya nakapag-post ng kahit ano tungkol sa supernatural hanggang sa kakaibang pangyayaring ito na literal na nagpapatakbo sa kanya. Sinabi ni Mariana Ramos na ang kanyang ama ay dumadalo sa misa ng Pasko sa kanilang lokal na simbahan nang nagpasya siyang mag-send ng mabilis na video ng serbisyo.
Nang panoorin ni Mariana ang video, nakita niya ang isang bagay na nagbigay sa kanya ng kilabot. Isang maputlang tao na walang tiyak na katangian at may malalim na butas na mga mata na makikita sa gitna ng mga nagdiriwang na parokyano. Tinanong ni Mariana ang kanyang ama tungkol sa misteryosong figura at siya rin ay nabahala at nalito dahil sinabi niyang hindi niya nakita ang taong ito nang i-record niya ang video. Tinanong niya ang ibang mga miyembro ng simbahan pero walang nakakakilala sa kakaibang estranghero sa footage. Ngunit dito na nagiging talagang kakaiba ang mga bagay dahil sinabi ni Mariana na may isang tao na nakakilala sa figurang ito, ang matandang pari ng simbahan. Sinabi ng pari na ang tao sa video ay isang matandang babae na dati nang malapit na nakatrabaho ng simbahan. Isang babaeng namatay maraming taon na ang nakalipas. Kaya, ito ba ang espiritu ng babae na nagpakita sa simbahan para sa misa ng Pasko? O isa lang itong masalimuot na panlilin lang? Ikaw na ang magpasya. Canadian Paranormal Investigation Team na Walking Among Us tungkol sa isang nakakatakot na karanasan ng isa sa kanilang mga imbestigador sa makasaysayang SDG Jail sa Cornwall, Ontario, Canada. Ang SDG Jail ay itinayo noong 1833 at sa loob ng higit 190 taon nitong kasaysayan, maraming tao ang nawalan ng buhay dito. Ilang dahil sa bitay, ilan sa sakit, at ilan sa horrible na karahasan. Marahil mas nakakabahala, maraming hindi na-claim na mga bangkay ang inilibing mismo sa lupaing iyon. Sa ganitong madilim na kasaysayan, hindi na nakakagulat na sinasabing labis na pinagmumultuhan ang SDG Jail. Sa isang overnight investigation, nag-iisa si Krista, isang miyembro ng Walking Among Us team, sa isang kilalang paranormal hotspot sa mga mababang antas ng bilangguan. Nakakaranas siya ng isang nakabibilib na karanasan na hindi maipaliwanag ng mga investigador. Si Krista ay natatakot nang marinig ang mga yapak na naglalakad sa pasilyo malapit sa kanya at pagkatapos ay narinig ang isang boses na akala niya ay si Rafe, ang kanyang kapwa-imbestigador. Pero may isang problema. Noong mga oras na iyon, si Rafe ay nasa isang ganap na ibang bahagi ng gusali kasama ang ibang mga imbestigador. I don't want to do the report. Nothing ever happens to me. I'm fine. Yeah, but maybe it will. Okay, fine. I'll sit there. Sit for like 20 seconds. Okay, see if fine, you hear fine. Anything. I'm the same way, so I tend to just be behind the camera. Which is more fun. It is. Si Krista ay nag-iisa habang ang mga miyembro ng team na sina Rafe, Kelly, at James ay gumagawa ng hiwalay na imbestigasyon sa ibang bahagi ng bilangguan. Sa katunayan, nang tawagin ni Krista ang ibang mga miyembro ng team, nahuli ng kamera ang mga ito sa totoong oras na tumatakbo patungo kay Krista upang suriin siya. Is that the camera around the corner? Yeah. What? What happened? No one's there. What are you talking about? Don't play with me. We just ran. No, we're not in the hallway. Yeah, we're going to fucking. So we were in the room through the ball thing. He went up there. I went toward the people to a lot. I heard footsteps. No, there's not. And then I was like, hello, is that you? And it's
sounded like you going, get out of here! No, that was no, that wasn't even with us. Oh, I hope that's on there. I would sleep then. Can we take the footage? I mean, it's scared of us. Nang muling panoorin ng footage, pinaniniwalaan ng mga imbestigador na maaaring ang isang espiritu ang nagmimik sa boses ni Rafe. Maaari mong panoorin ang buong imbestigasyon sa SDG Jail sa YouTube channel na Walking Among Us.